itong jeep niyo? Hindi. Yung magmamaneho nito ang problema. Bakit? Nasaan ang tatay mo? Nasa ospital eh. Na-stroke siya kagabi. Tsaka isa naman tungkol sa pamilya. Alin ang gusto mo ganahin ko? Yung tungkol sa puso. It's about Kate. Sino si Kate? Si Kate. Kaibigan ko. Pinakilala siya sa akin dati ng kapatid ko sa isang party. Hindi nga niya alam na in love ako sa kanya. Nagkakilala na kami ng mga dalawang taon. Kaya lang may problema yung nanay niya. Masyadong sosyal. Nilalito nga siya sa isang anak ng wealthy businessman sa San Francisco eh. Pinapadala siya lang. Kaya naman ang labang ko lang. I mean, isang taong galing sa isang broken family. Walang word to word sa part eh. Sana, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanyang mahal ko siya eh. Oh, saan ako pupunta? Saka lang tayong mag-usap. Bye, Joel. Kate? Princess Kathleen? Princess Kathleen? Papaalam muna ako sa mami ko kung papayagan niya ako. Pero syempre, I wanna be there. What are friends for, di ba? Kate.
May tatanong sana ako sa'yo, pero huwag kang magagalit, ha? Ano yan? Ikaw po si... si Princess Catherine. Sino? Si Princess Catherine, yung babae nagpapakita sa akin na kaprinsesa. Kasi kamukhang-kamukha mo siya, eh. Joel, nagbibiro ka ba? Kuwari mo, no? Kailan kaya ako magiging prinsesa? Alam ko, nalalabuan ka din. Kasi nalalabuan na din ako, eh. Tsaka, alam ko, hindi ka naniniwala na may nakikita akong prinsesa. Kaya may nakikita talaga akong prinsesa, bahala na ka. Kamukha mo. Yay! Kanina pa kita tumatawagan, hindi ba ako naririnig? At saan naman? Ang aga-aga yata ng pangiistorbo mo kay Kate. Good afternoon, ho. Alam mo ba na marami pang assignments ito? I think you better go home, young man. Sige, ho. Mami naman! Sige, Kate. Ayos mo na ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko makita ang mga ganyang klaseng kaibigan mo dito? My dearest Kate, so many times na gusto ko sanang sabihin sa'yo ito, pero wala akong chance. I'm scared you might not understand. Ano niya? Oh! Wala! Ano mo kinusot? Love letter ba yan? Hindi. Liar! Para kay Kate yan, di ba? Eh, ikaw naman si Kate, eh. Ilang beses ka na ba sasabihin sa'yo na hindi ako si Kate, ako si Princess Catherine? TL ka yata sa Kate yan, ano? Ayoko na sa'yo. Sige, ito. Ikaw. Nagdi-deceive lang ako ng imagination ko. Imagination! 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 Kalimutan mo na yung Kate na yan. Promise naman hindi siya in love sa'yo. Ako si Princess Catherine. I am the one in love with you. Hindi ka naman totoo, eh. Dito siya. Nakausap ko siya dito. Joel, ang sabi ng mami sa akin, bata ka pa raw, mapanganapin ka na. Kung minsan may problems ka, nagkukulong ka sa kwarto mo at kinakausap mo yung sarili mo. Alam mo ba kung ano sabi sa akin ng mami? Weird ka raw. And I think, totoo yun. Ano yung mo sabihin? Flip ako. Loko-loko. Hindi ko naman sinasabing loko-loko ka o flip ka. Pero dapat naman, you should know, no? Kung anong kaiba ng imagination sa reality. Eh, so sinabi ko na sa'yo nandito sa kagabi, ano bang gusto mo para... ano bang gusto mo gawin ko para maniwala ka? Ano? Joel, my dear brother, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Oo, bakit? Siguro yung love ka kay Kate, ano? Pero hindi mo lang masabi-sabi, kaya dinadaan-daan mo na lang sa papel. Hindi! Manahimik ka, ha? Tama ka sa akin. Yung love ko lang kay Kate, eh. Iniisip na
naging asawa ko. I'm still young, Mom. I have a lot of dreams. At saka ayaw ko ng Amerikano. Oh, shut up, Kate. Basta hindi kailangan maputol ang communication ninyo ni Dwight. Imagine kung siya mapapakasawa mo. Di, wala na problema ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng residence estates. At saka, isa pa, gaganda ang takbo ng buhay natin doon. Hindi ka tulad dito. Ano mangyayari sa'yo dito? Liligaw-ligawa ka nalang kung sino-sino niya, katulad nung Castle Boy at saka nung Tada of Broken Homes. Ba? At least kay Dwight, sigurado ka. Mayaman siya, iha. Look, this opportunity only comes once in a lifetime. Don't be too emotional. Alam ko marami kang pangarap sa buhay. At lahat yan matutupad. Pero hindi rito. Doon sa Amerika. I believe that America is a land of promises. Kaya we both have to take a chance. Do you understand me, iha? Sabi niya sa akin, dadalhin daw niya ako dun sa ano, sa kingdom nila sa Sibil. Yung nasabi sa akin, Princess Kathleen. Pare, sigurado ka bang nung nagpagupit ka, hindi nakakit ka yung utak mo? Ano na ulit kayo ito? Hindi nga. Basta si Princess Kathleen, eksaktong replika ni Kate. Eksakto. Alam mo, nung mga 6 years old pa lang ako, mahilig din ako mag-imagine ng mga ganyan eh. Mga tiga outer space. No? Kunyari kaibigan ko, mga E.T., Gremlin, sino mga ganyan. Pero imagination ko lang. Alam mo, okay, nakikita ko sila sa isip ko. Nakakausap ko sila, okay. Sa isip ko, imagination ko lang. Minsan hindi ko inisip na totoo sila. Nakikita ko lang sila pagka nakakita ko. Pikit mo ta, nakadilat ako. So, dilat ang mata ko, naririnig ko siyang kinakausap ako. Yun nga sabi niya sa akin eh, dilat nga ang mata ko eh. Alam, may sinabi rin sa akin yung teacher ko noon eh. Ang sabi niya, yung mga tao ro na maraming frustration sa buhay, yung mga maraming bagay na hindi nagawa, eh, madalas daw mag-imbento ng mga kung ano-anong kwento. So, hindi naman ako pinipilit maniwala eh. Pero totoo talaga si Princess Kathleen eh. Talagang tama ang sabi ng mami.